What's up, everyone? What's up, what's up? So tayo nagbabalik at tagal namin hindi nakapag-vlog. Napakahaba na ng buhok ko. So, since you're under enhanced community quarantine. And for today's video, guys, nakikita nyo, nandito, ito. Ito na naman, nagbabalik. Yan, kasi marami talaga nagtatanong na sa amin tungkol sa mga reviews nito, kumusta na to. So, naisipan namin na gumawa ng panibagong video para sagutin yung mga tanong ng mga tao dun sa unang video namin na tungkol dito. So, ito, connected to dun sa first video namin. So, nga, nasabi niya nga kanina, biglang dumadami yung views niya. Tapos, ang dami-dami talaga nagko-comment. So, itatry namin na sagutin lahat ng tanong doon. Ito, tinitignan kasi namin siya. So, yung una, ang YouTube title niya is Dowel Air Cooler Unboxing Quick Review and Comparison to Ordinary Electric Fan. So, yun yung pinakaunang ano niya, review. Hindi na namin masyadong patatagalin. Sisimulan na natin. So, yun. Mamili ka ng mga tanong to, sasagutin natin. And so, unang tanong from Aya Ramos. Paano ko po malalaman if bumababa yung water sa honeycomb? Thank yun. You. So, unang-una, kapag lumapit ka, maririnig mo siya na parang may waterfall. So, yun yung unang indication na, ano, na bumababa yung water sa honeycomb. Pangalawa, ito, yung sa tank niya, binuksan mo yung tank niya, masisilip mo na umaagos yung tubig pababa. Tapos, pangatlo na pwede mong gawin, pero sa tingin ko mahirap gawin, kasi ito, di ba, yung andito yung honeycomb, pwede mo siyang buksan, ganun mo, oh, habang umaandar, hindi makikita mo na kagad kung talagang bumababa. Oh. Pero yun, madali lang talaga. Maririnig mo lang yung, ano, parang nagpa-fountain siya pababa. Umaagos. Ay, yung parang umaagos. Maririnig mo lang siya kapag talagang lumapit ka. Kasi pag malayo ka, pag medyo, kahit siguro mga 1 meter ka, hindi mo siya maririnig. Next question. Number 2. Akira Asakura. Sir, true ba na nakakasira siya ng ibang appliances dahil sa moist na lumalabas? Well, sa akin, medyo nakatapat siya sa PC ko. Yung PC ko, di ba, ang PC merong ano, may intake fans, tapos may exhaust fan. So, yung hangin, papasok dun sa loob ng mismong PC ko. Hindi naman siya nasisira, 7 months ko na itong ginagamit. Hindi naman nasisira yung PC ko, hindi naman nasisira yung monitor, hindi naman nasisira yung keyboard. And sa experience ko lang, parang wala namang effect. So, hindi ko lang alam dun sa iba, no? Pero so far, wala pa naman ako nababalitaan na may mga nasirang appliances dahil sa air cooler. And next naman, from Mami G Diary. Kumusta naman? Okay pa rin ba performance ng air cooler nyo? Yes. After 7 months ng gamit namin, sobrang okay pa din yung performance niya. Walang nagbago. Walang sira. Hindi siya nasisira. Malamig pa din yung, kung ano siya nung bago. Ano pa din yung na-experience namin ngayon? Next naman, from Suju Jeans FEU. Hindi ba siya tulad ng electric fan na pag matagal ginamit or kapag mainit motor niya, mainit na rin buga? Consistent ba siya na malamig basta may tubig? Yes, consistent yung buga niya basta may tubig. Hindi siya tulad ng electric fan kasi, pero hindi ko naman napapansin sa electric fan na kapag tumatagal siya, Umiinit. Mainit ang buga niya pag mainit talaga. Pag mainit kapag mainit talaga yung paligid, mainit yung buga. Pero hindi naman ibig sabihin na sa electric fan to, sa electric fan, na kapag tumatagal yung gamit ng electric fan, mas umiinit din yung buga. Hindi ko pa na-experience yun. Parang same lang naman yung lumalabas na hangin. Depende sa ambient temperature ng room. So ito naman, ganun din. Hindi ko naman napapansin na mas umiinit siya habang ginagamit. Kasi diba, ano nga to, merong tubig. Yung hangin niya, tumatagos lang dun sa honeycomb na may umaagos na tubig. Dahil nga sa may tubig siya, consistent naman na malamig yung buga. Parang mas fresh yung buga. Next, from Nelves Nagsuban, pwede po kayang lagyan ng yelo? Yes, pwede mo siyang lagyan ng yelo. And kapag nilagyan mo siya ng yelo, automatic malamig ka agad yung lalabas na hangin dito sa ano? Yung buga niya. Pero, napakabilis lang matunaw ng yelo.
So siguro 30 minutes lang, ubus na yung nilagay mong yelong, yung tunaw na siya. Actually, meron tong kasama na tinatawag na ice crystal. So ito, papakita ko. Pero basa kasi yung ice crystal. Kasi ginagamit ko siya ngayon. Ito, may ganito, ice crystal. Ito, para siya container ng tubig. Imbis na direktang yelo yung ilalagay mo, ganito yung pinrovide ng mga air cooler. So, yung ganitong container, lalagay mo ng yelo, pupunin mo ng yelo, tapos ito yung ilalagay mo sa freezer. Then, kapag yelo na siya, pwede mo na ito yung ilalagay mo dito, yung ilalagay sa tangke, para mas matagal matunaw yung yelo. Ayan, next naman, from Ann. Dapat po ba sarado din mga bintana? Well, hindi naman, not necessarily. Kasi tulad nga nung nabanggit namin before sa previous video, ang purpose nito is the same lang talaga sa electric fan. Meron lang siyang dagdag na tubig. Hindi siya tulad ng aircon na pinapanamig talaga yung buong room. Nakatulong lang siya na yung tatama sa'yo na hangin, mas fresh. Hindi ganun kainit. Hindi ganun kainit. Next naman, from Mark Andrew Posadas. Dowel yan ate, kuya. Kahit gamitin nyo pang hampas sa isa't isa kapag nag-away kayo, di yan basta-basta nasisira. Why? Bakit? Eh kami gumagawa ng pyesa niyan. Napakaselan at sure na class A na ABS gamit dyan at 100% Coco. Yun. Siguro ano to? Ayun, nasabi niya na nga na sila daw yung gumagawa ng pyesa. Pero hindi ko lang sure, no? Kasi di ba sabi niya, napakatibay daw. Tapos kahit daw ipangampas. Pero yung sa dulo, yung sinabi niya sa dulo, napakaselan. So, di ba pag maselan, ibig sabihin madaling masira. So, contradicting yung sinasabi niya. Pero ano, thumbs up sa product na ginagawa niya dahil maganda talaga yung performance. Hindi naman kami nagkaroon pa ng kahit na anong problem dito. So, 7 months, okay na okay pa din. Next, from John John B. Hi, kamusta po konsumo niyan sa kuryente? Based from our experience, hindi naman nadagdagan ng gusto yung kuryente namin. Halos same nga lang yung kuryente namin. Actually guys, tingin ko mas matipid pa to kaysa electric fan. Kasi yung electric fan namin, meron kami yung 18 inches yung fan niya. Ano yun, 70 or 75 watts. Yun yung wattage niya. Samantalang ito, 65 watts lang to. So, kung i-base natin sa wattage, mas matipid talaga to. Next, from Erwin Aduan. Hindi ba maingay? Hindi naman siya maingay. Parang ano lang, kung ano yung tunog ng electric fan, halos ganun din, dagdagan mo lang ng konti. May naririnig kasing flow din ng tubig. Hindi, pag lumapit ka lang. Pag lumapit ka, tsaka mo lang mairinig. Ang sa amin lang, sa experience lang namin, hindi lang namin siya ginagamit kapag nagbablog kami. Kasi, hindi lang namin medyo magets kasi yung electric fan, yung tunog ng electric fan, tsaka tunog nito, halos magkaparehas lang. So, hindi naman malakas yung tunog nito. But, pag nagbablog kami, di ba may mic yung camera? Kapag gamit namin to, parang may hiss sound yung video namin. Pero kapag electric fan, kahit itapat mo yung electric fan sa camera, hindi talaga magkakaroon ng hiss sound yan. Next, from Rico Macondara, magkano bilhin nyo? Eto, kung tama pa yung pagkakatanda ko, ang price talaga nito before, 4-5. Tapos nagkataon lang na nung pumunta ako doon, may sale yung mall, tsaka naka-sale siya, itong mismong product na to. So inabot na lang siya ng 3,900. So nagka-discount ako ng 600. So yun, ang price nito na nabili namin is 3,900. Yun. Ayan, next naman ay from Zayden Aman. Order po ako, makaka-deliver ba kayo kahit lockdown? Actually, may ilang nakita akong ganito, no? Yung nagtatanong sila mismo nung product sa amin. Yung nag-i-inquire mismo sila. Actually, hindi kami nag-deliver kasi hindi kami seller nito. Ano lang din kami, customer kami na bumili. Buyer lang din kami. So, hindi kami mag-deliver. Next, from Garfield, Marshmallow, and Friends. So, ang dami ng friends. How's the cooler now? Yan, ang dami kasing ano, ganito, ang daming nagtatanong na ganito. Since day one, wala kaming naging problem. So, uulitin lang namin to para sa question na ganito. Kasi ang dami talaga ditong questions na nagtatanong ng kung ano na yung performance nito. So, uulitin namin, since day one, walang problema, ganun pa din yung performance niya.
So, 7 months na, napakaganda pa din. Okay na okay pa din. Ayan. Next, from Manserization. Hi, yung honeycomb ba dinadaanan ng tubig? Bakit yung ganyan ko di nababasa yung honeycomb? Parang normal fan lang. Para sa tanong na to, unang-una, i-check mo muna kung naka-activate ba yung cooling. Dito kasi cooling. So kapag inactivate mo yung cooling, kasi siya ihigop ng tubig. Bababang tubig sa honeycomb and bababasa yung honeycomb. Pangalawa naman, kung naka-on na yung cooling mo, baka may problema talaga yung either yung motor mo, baka hindi na siya umihigop, tignan mo muna kung gumagana pa siya, or baka hindi na siya umihigop, kaya hindi umaakyat yung tubig, tapos hindi siya bumababa. Kailangan umaagos yung tubig dun sa honeycomb, kasi yung, tulad ito, pakita lang natin. Ito yung honeycomb, ito, ang dumi na. Hindi ko pa kasi siya nalilinisan kasi ngayong nag-vlog kami, kinuha ko lang siya kagad. So, hindi namin pin-repair. And, dyan umaagos yung tubig. Yung hangin naman, dito hinihigop, tapos tatagos dyan. So, kailangan basa yung honeycomb ay para lumamig yung hangin. Kaya, ang advice namin sa'yo, i-check mo na lang kung naka-on ba yung cooling and check mo na din kung gumagana yung pump. Then, kung hindi, pwede mo siyang yan, ipa-warranty. Kung may warranty pa, or ipa-service mo na lang. And next naman, from Ivy Tombohon. Hi, gaano kalaki ang water reservoir? If puno, will it stay the whole night na hindi i-refill? Yun. Hindi ko pa kasi talaga eksaktong sinukat kung ilang liters yung kasya dito sa tank nito. Pero yung tank niya mismo, may nakalagay na mga guhit-guhit. May hanggang number 9. So, tingin ko lang, liters yon. So, estimate ko lang, 9 liters yung kasya dito. Pero pag nag-refill ako, ang ginagamit ko lang kasi tabo. So, inaabot siya ng mga 5 tabo para mapuno. Pag bibili kayo ng ganito, iba-iba kasi yung size nung tank. Ako talaga pinili ko yung mas malaking tank kasi yun nga, naisip ko na baka hindi siya magtagal, baka maubos kagad yung tubig. So, merong maliliit na tank na parang 4 liters lang yung laman, mga ganun. So, ito, 9 liters yung capacity na to. Tumatagal ba siya ng overnight? Tinest ko siya ng continuous na umaandar. Umabot siya ng 14 hours bago naubos yung tubig. So, sa overnight, kayang-kaya. Walang problema. Next, from Abdul Madas. Tanong ko lang, boss, saan ba yan nabibili, boss? Actually, madami naman ang pwedeng pagbilhan basta appliance store. Pero itong nabili ko siya mismo sa SM Mega Mall sa Ace Hardware. Pwede ka naman bumili sa Handyman, meron din sila. Meron naman sa saan pa ba? Sa department store, sa appliance store ng SM. Madami naman pwedeng basta appliance store meron 'yan for sure. Next naman ay from Angeru 101. Based on experience on our Hanabishi air cooler, malamig talaga ang bukas. So, dapat directly kang natatamaan para ma-feel mo tapos mas maginaw pag may ice. Of course, it won't cool the whole room. Mas matipid talaga to kesa aircon. Hanggang ngayon, buhay pa rin air cooler ko from my college days. I'm 27 now. In-explain niya na kung ano yung in-explain din namin kanina na talagang mas malamig yung buga nito. Pero hindi nga siya tulad ng aircon na talaga nagpapalamig ng room. Based din sa experience niya, sabi niya, buhay pa rin air cooler niya from college days pa niya. So kung 27 years old na siya ngayon, Siguro mga at least 6 years old na yung air cooler niya. Buhay pa din. Kasi diba usually pag nag-graduate tayo ng college, 21, mga ganyan. So thank you sa pag-share mo ng experience. Ay, para may mabasa din na may ibang experience yung mga nakakapanood sa video na to. Next, from Aya Ramos. Pag po ba naubos na yung water, matik siya namamatay? Salamat po. Di ba madami kasing version naman to? Then meron namang yung mga digital at kung ano-ano pa. Pero ako kasi mas pinili ko yung mga analog lang. Yung mga ganito lang na may pinipindot. Ito, itong air cooler namin, wala siyang feature na kapag naubos yung tubig, automatic siyang mamamatay. So ito, kahit na wala na siyang tubig, continuous pa din na humihigop yung pump. Pero hindi na ganun kalamig yung binubuga. Hindi naman siya nasisira kasi may mga times din naman na talagang napapansin ko, biglang
nakalimutan ko siyang i-refill. So biglang napansin ko lang na wala na palang tubig. So ganun, wala lang problema. Tapos pag nilagyan mo siya ng tubig, ayun, may dadaloy na naman ulit na tubig. Ganun lang. So next, from Flores Arthur. Sir, ask ko lang po yung latest na bill nyo sa paggamit nito, kung ilan dinagdag sa bawat oras na paggamit nyo. Lalo na kung naka-level 3 po. Sana po masagot. Tulad nga ng nasabi namin kanina, kasi may nagtanong na din na kung malakas ba sa kuryente. Halos same lang talaga siya sa electric fan. Kasi ito nga, 65 watts lang to. Then yung electric fan namin na 18 inches yung fan, 75 watts ata yun. So, hindi naman ganun kalayo yung agwat nila. So ito, mas matipid ng konti. Pero hindi ko na nga lang na-check yung bill. Kasi parang halos wala din naman dagdag, di ba? Hindi naman ano eh, hindi naman namin naramdaman na may nadagdag talaga. Lalo na kung naka-level 3. Usually, naka-level 1 lang to pag ginagamit ko kasi malakas na yung buga niya. So naka-stay lang ako lagi sa level 1. Pag level 2 naman, parang para sa akin, malakas na siya. And next naman ay from IHE13. Kung tatagal ba, yun ang tanong. Tapos, tas kung lalamig ba talaga yung kwarto. Ito yung kung tatagal ba, hindi pa namin sure. Pero itong sa amin ngayon, 7 months na. And kung talaga bang lalamig yung room, yun nga, nasabi na namin kanina na ang purpose nito ay hindi tulad ng aircon. Ang purpose nito ay tulad lang ng electric fan, pero in-enhance lang, na parang gagawin lang na mas fresh yung buga ng hangin kaysa dun sa ordinary electric fan. So ayun guys, tapos na namin sagutin yung mga ibang questions na dapat talaga masagot. Kahit na hindi namin siya sinagot ng ganito lahat na video, dun sa, kung pupunta kayo dun sa previous video namin, sinagot ko naman yung mga comment dun. May mga reply ako dun sa lahat ng ano, sa lahat ng comment. So, kung gusto niyo ng full info, pwede siyang basahin ulit pa isa-isa doon. Tapos, ayun nga, sabi ko kanina, hindi namin lahat nasagot yung tanong kasi halos pare-parehas lang din naman yung ibang tanong. So, kaya lang namin talaga ginawa tong review na to kasi gusto namin na magkaroon ng follow-up video doon sa unang ginawa namin. I-reply naman kami doon sa mga comments sa YouTube video namin doon sa nauna. Pero ito, mas gusto namin na sasagutin namin directly kung ano ba talaga yung mga tinatanong ng mga tao. Doon, kung may mga iba pa kayong ano, gusto mong itanong na hindi pa namin nasagot or wala pa dun sa mga natanong dati, comment lang kayo. I-comment nyo lang para baka sakali after ilang months ulit, gagawa natin ulit ng review. Ayun guys, I hope na nasagot naman namin lahat ng mga tanong nyo. Ayun nga, sabi niya kanina, yun naman sa mga sa comment section, nagre-reply naman. Pero yun nga, gumawa kami ng panibagong video. So, sana nakatulong talaga sa inyo guys itong panibagong video namin na to. And ayun guys, palagi namin sinasabi, kung nagustuhan nyo ba talaga itong video na to, huwag nyo kalimutan mag like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye! Bye-bye!